Okay, pari po ng bus accident sa Bontoc Mountain Province. Makapanayin po natin live sa studio si Ginoong Jason Salvador, ang tagapagsalita po ng LTO. Good morning po. Good morning, Igan. Good morning, Ma'am Susan. Okay, opinion po ng ilan, matapos daw yung Don Mariano bus accident, dapat mas may nakitaan daw na paghihigpit, ano po, at maaring naiwasan daw itong nangyaring pinakuling aksidente sa Florida. Ano po ba yung problema sa inspeksyon? Regular naman po itong ginagawa eh. So, ba't daw nakakalusot yung mga hindi pala worthy na bumiyahe daw po sa kalsada? Unang-una, bunsod nung nangyari no, sa Don Mariano, talaga namang marami tayong binago sa proseso ng LTO. Kasama na dyan yung pag-i-inspeksyon. At higit sa lahat, binabago na rin natin yung fines and penalties. No? Mm-hmm. Para mas lalong huigpit at lumaki yung mga penalties sa mga lumalabag sa ating mga panuntunan. Hindi natin masasabing hindi ito na-inspect kasi nga sa mga lumabas na report, itong na-accidenting sasakyan, hindi talaga rehistrado no? Dahil wala pa siyang pahintulot na biyumahe doon sa ruta na yon. Apparently, binili lang niya ito sa isang bus company pa at wala pa silang application sa LTFRB. So, sa ganun parang, hindi pa ito dumaan sa inspeksyon ng LTO. Mm. Ang isa rin sa nakita natin butas doon, kaya ibinenta dahil papasok na daw ito sa polisiya na pinatupad ng LTO at LTFRB na yung may edad, 12 taon pataas, pinagbabawal na. Mm-hmm. Tama yan. Ano? Kaya nga siguro, sa parte ng GV Transport, hindi na nila ito in-apply o hindi na formally na para ma-transfer sa kanila. Kasi sila mismo, alam nila na hindi na ito papasa sa mga panuntunan natin. Mm-hmm. Bagong pintura eh. No? Bagong pintura. So ano yung mga gagawin nating hakbang? Para, kasi alam mo malungkot niyan, Jason. Di ba parang nagkakaroon lang ng mga parang mga hakbangin kapag nagkakaroon ng mga malalagim na aksidente. Di ba? Sana hindi ganun, na? Alam mo, nakakalungkot talaga, Ma'am Susan, Igan. Ano? Ngunit it just so happens na overturn lang tayo ng events. Meron na talaga tayong ginagawang paraan dito. Una-una nga, katulad ng nabanggit natin, pinag-aaralan na natin ngayon no, yung pagtaas ng mga fines and penalties upang magdalawang isip itong mga bus companies. Magkano pa ngayon? Maliliit lang eh, no? Ngayon, mas nilalakihan natin na talagang magdadalawang isip sila at hindi lang sa penalties, kundi pati sa fines, no? Yung mga suspension, revocation, mas mabilis na. Mm-hmm. Kasi parang ngayon, ang lalakas ng loob nila na baliwalain yung ating mga batas at panuntunan. Mm-hmm. Marami tayong nakita rito, no? Yung pagbiyahe ng ibang plaka at... Ito'y nasa... Paano magtutulungan dito LTFRB tsaka LTO? Well, ngayon, no, we are doing garage inspections as we speak, ano. Kaya lang nasadyang napakarami nito mga bus companies na to. At pa sa saan ba't maaabutan din natin ito lahat. Ngunit ang mahalaga, maalaman nila na seryoso tayo at napakalaki ng mga penalties. So, pag sila mismo, magdalawang isip kung gagawa sila ng ganito mga violations. Mm-hmm. Okay. Maraming salamat. Sana maiwasan na kayong pagkawala pa ng buhay, no? At pagkasira ng maraming pangari-arian. Jason Salvador po, tagapagsalita po ng LTO.